tungkol na lang sa kinakatakutan ko. Yun nga, kinakatakutan ko is yung mawala ka. Hi guys, welcome to my vlog. And for today's video, I will introduce myself to you. My name, nickname, my course, and why that course. My name is Casey Montero. Others call me C or CK. My course is ABPS or Political Science. Why that course? Because I want to pursue my dreams to become a lawyer someday. Why did you enroll in spite of the situation today? Why did I enroll nga ba in spite of this situation today? I enrolled because I don't want to stop studying even though there is a pandemic today. Expectation 2 year would be life in COP online class 2021. So yung expectation ko para sa mga prof naman is I hope na maging strict sila para mas matuto kami. And sa mga classmate ko naman is wag sana nilang isipin na magpataasan ganun para may kompetensya sila ganun. Sana magkaroon ng teamwork but not in the way of cheating. So sa part na to ng vlog ko is mag-share ako ng 3 statements about my experience and sasabihin nyo kung ano yung false sa statement na sinabi ko. Isa lang yung mali doon. Embarrassing experience. So yun nga, I would like to share my embarrassing moment. Bumili ako para bumulumbabos ako para bumili ng ulam. And then, di ko nakita may bagong panganak pala na dog. May dala pa akong 2 years old na bata. Tapos, nagulat ako. Biglang may kumagat sa pako. Yun yung nga yung aso. Tapos syempre, hindi lang naman yun yung first time ko na makagat ng aso. So, parang na-trauma na ako ganun. Tapos, yun nga kinagat ako ng aso sa paa. Tapos, parang gigil siya kasi nga, syempre, bagong panganak, irritable. Tapos yun, kinakalas ko yung pako at parang tinatanggal ko. Parang isang, kapitbahay namin, binabay na kagat ka ba? Tapos, yung sinabi ko, sabi niya, tara punta kita sa center. So yun nga, nung nasa center na kami. Habang tinatanong ko sa center, hindi, anong pangalan mo? Tapos, papasulat. Papasulat niya. Tapos di ako makapagsalita, kaya ako na lang yung nagsulat. Ang mas nakakaya lang dito is yung di ako masyadong malalim yung kagat sa akin ng aso, sa paa ko. Tapos dumating yung isa pang nakagat ng aso, dumudugo yung paa niya. Sa paa din siya nakagat. Tapos, yun, di siya naiyak, matapang pa siya. Di siya naiyak, tas nakaya lang sa center kasi ako umiyak pa pero di naman malalim yung sugat ko. My unique experience. So, ngayon naman, isi-share ko sa inyo yung unique experience ko. So, yun nga nung siguro mga 12 years old pa ako, nag-decision sila mama na pabunutan kami ng ngipin sa center. Tapos, kasama ko yung pinsan ko, tapos yung kapatid ko na sumunod sa akin. Tapos, sabay, pag ako unang yung pinsan ko muna lalaki nagpabunot, tapos di siya umiyak. Nung pagkalabas niya ng, center, kaya, di naman pala masakit. Tapos, yung sumunod is ako naman yung magpapabunot ng ngipin. So, yun nga, ako na yung, magpapabunot. And then, kinakabahan ako kasi first time ko pa lang. Tapos, nung naalala ko yung sinabi ng pinsan ko na, hindi naman daw masakit. Kaya, naglakas loob na akong pumasok doon. Part lang sa pagbubunot ng ngipin is kakain ka ng ice cream. Information about me. Tungkol na lang sa kinakatakutan ko. Yun nga, kinakatakutan ko is yung mawala ka. Hindi, pero ganito. Kinakatakutan ko talaga is yung aso. Syempre na trauma na ako kasi ilang beses na ako nakagat.